So ayan mga idol, nakat ko na lahat para dito sa wall mounted cabinet. Wall mounted, maliit na cabinet na ating gagawin, na order ng customer natin. Yung kumuha ng ginawa kong table desk, siya din ang nagpagawa nito. Yan, makikita nyo dito kung yung makikita nyo dito sa video yung ginawa kong desk. Yan, mga idol. Ito, nag-cut na ako para ito sa divider. Tapos ito, summary niya. Pero naglagay na lang ako ng allowance para hindi tumama yung itong pinto niya dito sa dividers. Kaya may allowance yan, tingnan nyo. May 1 cm siya na allowance. Ito yung pinaka-frame. Ang galing ito. Bale, box siya. Magiging box siya. Ang sukat niyan ay 40 cm. 40 cm by 70. Tapos mga idol, sa pagkakabit ko nito, ang gagawin ko, nag-cut ako ng 40 degree angle para sa French cleat system. Yan. Yan siya. I-cut mo lang yan mga idol ng 40 degree gamit ang circular saw. Para kapag ihang na natin siya, kasi kulang na ako sa ganito eh. Kulang pa tayo sa plywood. Kaya ang naisip ko, dahil flat naman yung wall niya, maglalagay na lang tayo ng French cleat. Mas madali pang install. Magbubutas na lang tayo dito ng tatlo. Tapos tsaka natin ilalagay. Pero lalagyan ko pa rin ng wood dito, kahit tatlong patak lang, para mas matibay naman. Pero matibay na yung mga idol, hindi na mabubunot yan. So yan, bibili na lang ako ng glass para dito, para makita yung mga ink na ginagamit niya sa pagtatato. So yan mga idol. Tapos dito, magre-retry ng full overlay na conceal hinge, dalawa, para soft close naman siyang buksan at isara. Okay, so ang gagawin ko ngayon mga idol, maglilihan ako. Sige. Thank you.
Mga idol, na ikabit ko na yung soft close na concealed hinge. Oh, yan. Full overlay siya, mga idol. Oh, yan. Lalapat siya dito. Pero, tingnan nyo, may gap siya dito. Kaya, i-adjust natin yan para maging eskwalado. Pero ito, ayos na to. Magdidikit na yan. Ito lang ang i-adjust natin. Teka mga idol.
Magandang umaga mga idol. Ito na siya, na-primeran ko na yan. Na-primer, Masilia primer. Tapos, isasand ko na lang to ng 180 grit or 240. Tsaka ko siya, pipaint na, white paint dito,
sa loob, tapos gray finish dito. Nagtimpla na ako para sa finish nito, mga idol. Ito naman, gray naman to. Bale, basa pa to kasi yung likod yung inuna kong primeran bago itong harap, para hindi na magalaw. Ito naman yung French cleat nya. Bale, French cleat ang ginamit natin, mga idol. Tsaka to, maglalapat yung dalawa, hindi na matatanggal. Mag-screw na lang tayo dito ng tatlo. Okay na yan. So yung mga idol, sisimulan ko ng lihain, tapos ipaint ko na ito. Itong gagamitin natin, mega grill white, semi-gloss. Parang mas gusto ko kasing gamitin ito kaysa sa mga QD. Although wood primer ng Davies, dapat QD ang gamitin natin. Pero ito na, maganda din ito eh. Makatawan at makapit din yan. Okay, sige mga idol. Thank you.
So yan mga idol, nag first coating na ako ng light gray. First coating, inuna ko tong likod para kapag i-finish ko na, yan nakatalikod na lang siya, hindi na ako mahihirapan. Basta kapag naglalagay ka ng cabinet, nahin niya yung pinakalikod. Para hindi niya nababalikan pa. Ito yung pinakaharap niya. Ito yung tsura. White finish tayo dito sa gitna para makita yung mga tattoo ink na ilalagay ni customer. French cleat. White na rin yan mga idol. Okay. Okay.